Magandang araw, kaibigan! Samahan niyo akong muli para sa panibago na namang kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga parating ko pang uploads. Chapter 2. Rina, wake up! Wika ni Myra habang marahang niyuyuyog nito ang kanyang balikat na nagpabalik naman sa kanya sa kasalukuyan. Mula sa mapait na alaala ng nakaraan, napatingin si Rina sa kanyang kaibigan na barabang hindi pa rin lubusang nauunawaan ang ibig sabihin nito. Hey! Is there something wrong, my friend? Nakangiting usisa nito sa kaibigan. May jet lag ka pa ata eh. Pero sobra naman yata ang reaction mo. Alam mo, para kang tulala riyan mula pa kaninang umalis tayo sa airport. Ha? Ano ka mo, Myra? Kung pang ilang beses ko na rin narinig sa iyo yan. Ano ba talagang problema, besh? Tanong ni Myra sa kaibigan. Ah, wala. Marami lang akong iniisip, besh. Huwag mo lang akong pansinin. Hi, ano pa bang magagawa ko? At saka napatingin ito sa itaas. Napangiti naman siya sa aktuasyon nito. Alam mo, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Aniya sa kaibigan. Ganyan-ganyan ka pa rin ang huli tayo magkita. Eh Rina, ikaw lang naman na nagbago eh. At ang ex-fiancé mo. Wika ni Myra. Ilang sandaling natigilan si Rina sa sinabi nito. Kumusta na nga pala si Lucas? Hindi na makatiis na natanong niya sa kaibigan. Ayun, bukod sa ubod ng yaman, ubod pa ng pagkababaero ngayon. Alam mo bang kung sino-sino ang dinadala sa farm niya? Hindi ko na nga lang binabanggit sa mga chat ko sa iyo eh. Dahil ayoko mag-alala ka pa. Eh bakit naman ako mag-aalala, besh? Wala na kami, kaya may karapatan siyang pumili ng ibang babaeng pakakasalan niya. Pumili? At napaismit ito. Sa tingin ko, hindi siya namimili. Nanloloko. Yun ang tawag doon. Nagtataka nga lang ako kung bakit hanggang ngayon walang nabubuntisan. Mukha namang malikot sa aparato. Hindi kaya baog ang ex mo? Ay naku, Myra, ano ka ba? Na-iskandal ako sa iyo. Aniyang naaliw sa kakengkuya ng kaibigan. Si Myra ang matalik niyang kaibigan na nobyo naman ang matalik na kaibigan ni Lucas na si Richard. Dahil doon, kaya may access ito sa lahat ng balita tungkol sa kanyang ex-fiancé na si Lucas. Hindi pwedeng hindi magkwento si Richard kapag nag-usisa na ito. Or else, sabi nga nito, ay mawawalan ang lalaki ng nobyang kasing ganda ni Lucy Torres. Alam mo, Rina, pareho lang tayo. We both love our freedom. Mahal ko si Richard, pero hindi pa ako handang isuko ang kalayaan ko sa kanya at magpakasal. I can't imagine myself being a plain housewife. Pero hindi ang pagmamahal sa kanyang kalayaan ang dahilan kung bakit hanggang sa mga sandaling iyon ay nananatili siyang dalaga tulad ni Myra. Simple lang ang rason. At si Lucas iyon. At simula noon pa, wala siyang ibang pinangarap kundi ang maging Mrs. Lucas Sarmiento. Subalit dahil sa kanyang mga prioridad, kaya malabo niya at ang magkatotoo ang pangarap niyang iyon. Idagdag pa ang katotohanan, pagkamuhin na lamang ang maaaring nasa puso nito para sa kanya. O bes, ayan ka na naman, natutulala ka na naman, untag ng kanyang kaibigan. Mapait naman ang mga ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Siguro ni minsan, hindi man lang niya ako naalala. Wika ni Rina sa kaibigan. Hay nako, magsentimiento ba? Natural na naalala ka pa rin nun. Pwede ka pa ba naman niyang kalimutan? Eh ikaw pa, yung ganda mong yan na minana mo sa akin. Pabirong wika nito. At dahil naman sa sinabi ng kaibigan, hindi naman ito napigil na mapahalakhak. Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Gusto lang naman kitang patawanin dahil mukha kang Biyernes Santo, besh.
Kadatapos lang ng mahal na araw, no? Tapos susundan na ng Santa Cruzan. At pagkatapos, ay June! Kailangan sa taong iyon maging bride ka na, besh. Amen! Natatawa namang sang-ayon na lamang niya rito. Habang nasa loob-loob niya, ay sana'y magdilang anghel nga ito. Isang araw munang tumuloy si Rina sa townhouse ng kaibigan para magpahinga. Na makapag-adjust na sa oras ng Pilipinas, ay saka pa lamang siya umuwi sa Batangas. Sinadya niyang huwag ipaalam sa kanyang mga magulang ang araw ng kanyang pagdating. Kaya laking gulat ng mga ito pagkakita sa kanya. Isang munting salo-salo naman ang agad na inihanda ng kanyang mga magulang at gaya ng inaasahan. Kinahapunan ay dumating ang malalapit nilang kamag-anak para siya kumustahin. Habang nasa terrace at abala sa pakikipagkwentuhan sa matatanda at nakababatang mga kamag-anak, ay biglang may dumaan na isang pulang pajero na mabagal ang takbo pagdating sa tapat ng bahay nila. Heavily tinted ang salamin ng sasakyan bukod sa madilim sa bahaging iyon ng kalsada, kaya hindi niya mapagsino ang nasa loob ng magarang sasakyan. Ngunit dahil sa nagliliwanag ang teres, ay alam niya kitang-kita silang mga naroon ng mga sandaling iyon. Nakalayo na ang pajero nang maisipan niyang itanong sa kanyang ina kung kilala nito ang may-ari ng sasakyan. Inay, kanino po yung dumaang pulang pajero sa tapat? Kay Lucas iyon, anak. Hindi na siya rito nakatira. Pero madalas niyang dalawin ang kanyang ina at kapatid sa kanilang bahay. At kapag naririto siya, hindi pwedeng hindi siya dumadaan. At hanggang ngayon, hindi siya nakalimot na dalhan ako ng paborito kong siopaw asado. Bigla namang bumangon ang kaba sa dibdib ng dalaga. Kung kay Lucas ang pajerong iyon, marahil ay alam na nitong nagbalik na siya makalipas ang 5 taong pagtatrabaho sa Australia. At kung anuman ang naramdaman nito sa muling pagkakita sa kanya, ay iyon ang kanyang aalamin. Alam mo anak, nanghihinayang lang akong hindi kayo nagkatuluyan ni Lucas. Wika ng kanyang ina. Pero, umaasa pa din akong sa bandang huli ay kayo ang magkatuluyan anak. Lalo hanggang ngayon ay binata pa naman siya at ikaw naman inananatiling dalaga. Naku inay, malabo na hong mangyari iyon. Aniyang hindi mapigil ang sariling mapabuntong hininga. Magkaiba na ho ang mundo namin ni Lucas. Marami na ang nangyari sa nakalipas na 5 taon. At kung talagang para kami sa isa't isa, panahon na lang ang makapagsasabi. Malungkot na wika ni Rina sa ina. Pero anak, mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Hindi ba? Seryosong tanong ng ina dito. Yan ang kanaman niyang pagsinungalingan ang sinabi ng kanyang ina, ngunit ipinasya niyang huwag nilang magkomento. Ah, inay, ano nga pala ang pasya ninyo sa isinasalang sakahan ng Tiyo Carlito? Pag-iiba niya ng usapan, tukoy ang amain. Anak, ang sabi ng tatay mo ay kunin na natin dahil maganda raw ang ani niyon. Ani tong, tila gusto pang palawigin ang tungkol sa kanilang dalawa ni Lucas. Ngunit nang mapansin marahil na ayaw na niyang pag-usapan ang dati niyang kasintahan, ay nagpahinuhod na lamang ito. Sa mga sumunod na mga oras ay inabala na lamang niya ang sarili sa pag-iistima sa mga kamag-anak na sumalubong sa kanyang pagdating. Masaya siya na maski paano ay nasiyahan na ang mga ito sa pinamudmud niyang mga tsokolate. At pansamantalang nawala sa isip niya si Lucas at ang kanilang nakaraan. Subalit makalipas lang ang ilang oras at nagsiuwi na ang lahat at nagpahinga na siya sa kanyang kwarto ay muling sumaglit sa isipan niya ang gwapong mukha ng kanyang dating kasintahan. Ang makisig at matipunong katawan nitong madalas nitong sabihing tatagal sa magdamagang romansa. At minsan na nitong pinatunayan sa kanya iyon. Noong gabing ipagkaloob niya rito ang kanyang sarili, sa pag-aakalang sa pamamagitan niyon ay mauunawaan nito ang naging desisyon niya. Subalit matapos yung angkinin nito, nang paulit-ulit,
hindi pa rin iyon naging dahilan para makumbinsi ito. Nang lumabas sila ng motel nung gabing iyon, pakiramdam ni Rina ay biglang-bigla nagkaroon ng mataas na pader sa kanilang pagitan. At hanggang sa umalis siya, ay hindi na sila nagkausapan nito. Naghiwalay silang kapamasama ang loob sa isa't isa. Gayunpaman, pagdating sa Australia, ay hindi niya nakaligtaang tumawag para balitaan ito sa mga nangyayari. Ilang beses din niya itong tinawagan sa bahay at opisina, subalit wala siyang nakuhang sagot mula rito. Maging sa telepono, pakiramdam niya ay pinagtataguan na siya nito. Kaya naman, pagkaraan ng 6 na buwan na paghihintay sa wala, ay hindi na niya pinaasa pa ang sarili. Ibinuhos niya ang konsentrasyon sa pag-aaral at nang makatapos, ay tinanggap agad niya ang alok ng kumpanya at naging bahagi ng research team niyon. Naglingkod si Rina sa kumpanya sa loob ng 4 na taong walang humpay. Sinadya niyang huwag umuwi hanggat hindi niya nakakalimutan si Lucas at ang alaala nito. Subalit hindi siya nagtagumpay. Lagi na ilaman ng isipan niya ang binata. Nang hindi na niya kayang labanan ang kalungkutan, ay humingi siya ng 3 buwang bakasyon. At dahil sa dedikasyong ipinakita niya sa trabaho, ay naaprobahan naman iyon. At sa pagkakataong iyon nga, ay isinumpa niya sa kanyang sarili. Nagagawin niya ang lahat para muling makamit ang pag-ibig na minsan niyang ipinagpalit sa kanyang ambisyon. Nakahanda na siyang sumugal kahit na mga hulugan pa iyon na muli siyang masaktan. Itay, pakisabi nga ho pala kay Tio Carlito na ihanda na niya ang mga papeles ng sanglaan at kukunin na natin ang sakahan niya. Baka mamayang hapon ay makaluwas na ako sa Maynila para magpalit ng pera. Anak, hindi mo na kailangan gawin iyon. Sapat na ang pera mong naipon namin ng inay mo sa bangko sa bayan. Iyong kasing mga ipinapadala mo, dinediretso na namin sa bangko. Kung ganun po itay, saan kayo kumuha ng pinagpagawa nitong bahay? Naitawag din sa akin ng inay na sa inyo nang hiram ng pampuhunan sa negosyo noon, si Kuya Renz. At nakita niya nung magkatingin na ng mag-asawa. Maya-maya ay tumikim ang kanyang itay. Hindi nga pala namin na ipaalam sa iyo anak. Kasosyo na kami ni Lucas sa kanyang real estate business. Ang natira sa perang ipinahiram namin sa kapatid mo ay isinosyo namin sa kanya. Galing iyon sa nakuha ng itay mo sa pagre-retiro niya sa munisipyo. Paliwanag ng kanyang ina. Agang na nagkwenta sa isip niya si Rina. Ang alam nga niya ay malaki ang retirement pay na nakuha ng kanyang ama dahil mahigit 30 taon din itong nagtrabaho sa munisipyo. Pero hindi pa man siya umaalis ay maunlad na ang real estate business ni Lucas. At sa pagkakaalam niya, ay hindi na nito kailangan pa ng kasosyo dahil marami na itong puhunan. At kung 1 milyon lamang ang isinosyo rito ng kanyang ama, ay wala pa iyon sa halaga ng 1 model unit na itinatayo ng kumpanya nito. Kayo ba ang nagalok sa kanya, itay? Tanong niyang ibig makasiguro sa palagay na pinagbigyan lamang nito ang kanyang mga magulang. Aba, hindi! Sagot ng 65 anyos na si Madel. Siya ang nag-alok na isosyo na lang namin sa kanyang negosyo ang naipon naming pera, anak. Nang minsan magkakwentuhan kami at nabanggit ko sa kanya na nag-iisip ako ng maaaring mapaglagyan ng kaunting puhunan. Ganun na rin yun, itay. Hindi niya malaman kung ano ang dahilan ng paghihimutok niya. Baka naman nahiya lang si Lucas kaya hindi kayo natanggihan. Batang ito talaga. Ilang nagulat na reaksyon ng kanyang ina. Ano ba ang iniisip mo at kung magsalita kay parang kasalanan na ang ginawa namin? Hindi naman sa ganun, inay. Kaya lang ho, alam naman ninyo ang nakaraan namin ni Lucas. Wala kang dapat alalahanin, anak. Kung yan lang ang iniisip mo. Uwi ka ng kanyang ama. Professional na tao si Lucas at naniniwala akong hindi niya kami inalok na sumosyo sa negosyo niya nang dahil lamang sa iyo. Siguro'y talagang gusto lang niya kaming tulungan. Bakit? Kung ba hindi natuloy ang pagpapakasal ninyo ay hindi na siya pwedeng makipagkaibigan sa pamilya natin, anak?
Hindi naman sa ganun, inay, itay. Kaya lang ho, huwag mo nang pasakitin ang ulo mo sa kakaisip anak. Nakangiting saway sa kanya ng ina niya. Mabuti nga iyon at hindi napuputol ang ugnayan ng pamilya natin sa kanya, anak. Anong malay mo? Baka kayo pa rin sa bandang huli. Napakabait na bata ni Lucas, Rina. Magalang at maginoo. Kung siya ang mapapangasawa mo'y nakatitiyak akong magiging maligaya ka sa kanya. Itay naman, pwede ho bang huwag na nating pag-usapan na tungkol sa bagay na iyan? O siya, hindi na. Wika ng ina niya. Kumain ka na lang ng kumain at huwag mong kalilimutang bisitahin ang mama ni Lucas, ha? Alam na niyang narito ka. Kaninin na pagsabing hihintayin ka niya sa tanghalian. Kahit hindi sabihin ng kanyang inan, ay naisip na niyang dalawin si Lucila para ibigay ang pasalubong niyang mamahaling Spanish Shawl dito. Kung sa loob ng pananatili niya sa Australia, ay hindi siya nagkaroon ng komunikasyon kay Lucas, kabaliktad na naman iyon sa kanila ng mama nito. Sa nakalipas na 5 taon, ay hindi niya nakalimutang padalhan ng munting regalo si Lucila tuwing may okasyon. Bata pa siya ay malapit na siya rito dahil naging guro niya ito sa elementarya. Paminsan-minsan ding tinatawagan siya nito sa telepono para kumustahin. Ngunit kapag napupunta na kay Lucas ang usapan, isadyang pinuputol na niya iyon. Sandali munang pinagmasdan ni Rina ang malaking bahay na nakatirik sa gitna ng malawak na solar bago umibis sa ginamit na kotse ng kanyang mama. Maliban sa malawak na garden at maliit na fountain sa gitna niyon, ay wala nang iba pang ipinagbago sa tahanan ng mga sarmiento. Ipinagpasalamat niyang wala ang pulang pajero sa garahe kaya natitiyak niyang wala roon si Lucas. Ang naroon ay isang silver Toyota na sa palagay niya ay pag-aari ni Lucila. Nang makontento sa pagmamasid sa paligid, ay saka pa lamang siya bumaba sa kotse. Lumapit siya sa gate at tumimbre. Bit-bit ang paper bag na kinalalagyan ng mga pasalubong. Pamilyar ang mukha ng may edad na babaeng lumabas para pagbuksan siya. Nang makalapit ay saka lamang niya na pagtantong si Manang Lucy iyon, ang katiwala at kusinera ng mga sarmiento. Rumihistro ang katuwaan sa mukha nito pagkakita sa kanya. Nagmamadaling binuksan nito ang gate para papasukin ang dalaga. Naku, Rina! Ikaw nga ba iyan? Abay, lalo kang gumanda sa Australia ah. Parang gatas ang kutis mo at mamula-mula. Kumusta po kayo, Manang Lucy? Nakangiti namang bati niya nang yakapin ito. Mabuti naman, Ining. Halika, tuloy ka. Kanina ka pa hinihintay ni Lucila. Ani mo'y walang pagsidla nito ng kasiyahan. Nang matapos ito muling isara ang gate at iginiya siya papasok sa malaking bahay. Lucila, nandito na si Rina. Pahayag nito pagbungad pa lamang nila sa pintuan. Nakita niyang tumayo ang mama ni Lucas mula sa kinauupaang sofa. Bukas ang mga bisig na sinalubong siya nito. Nagyakap sila ng mahigpit na parang tunay na mag-ina. Maluha-luha pa itong kumala sa pagkakayakap sa kanya. Welcome back, iha! Anito at hinawakan ang kanyang kamay. I'm so glad you're here. Akala ko hindi mo na mapagbibigyan ng aking paanyaya, Rina. Sumunod siya ng igiyas yan ito paupo sa sofa. I'm glad I'm home too, Mama Lucila. Wika niyang tinawag ito sa katawagang nakasanayan niya. At bakit yun naman iisipin hindi ko kayo pagbibigyan? Alam niyo namang malakas kayo sa akin. Natutuwa akong marinig iyon sa iyo, anak. Anito at binalingan si Manang Lucy. Lalo siyang gumanda, hindi ba, Lucy? Oo, Lucila, magandang maganda. Excited pa ang sang-ayon nito. Ibig na niyang pamulahan ang mukha sa papuring natatanggap mula sa dalawang babae. Kaya pinilit niyang ibahin ang usapan. Kinuha niya ang isang kahon ng mamahaling tsokolate sa paper bag at iniabot kay Manang Lucy.
Pagpasensyahan po ninyo itong pasalubong ko. Wika ni Yang. Naku, maraming salamat, iha. Bulalas naman ito. Ito naman po ang sa inyo, Mama Lucila. Alam kong paborito ninyo iyan. Inaabot niya sa mama ni Lucas ang paper bag na kinalalagyan ng mamahaling shawl at isang set ng pampaganda. Ang dahilan marahil kung bakit hindi kumukupas ang ganda nito sa kabila ng edad ay ang pagiging banidosa. Doon na muna ako sa kusina at itutuloy ko pa ang aking pagluluto. Maiwan ko na kayong dalawa. Paalam ni Manang Lucy na nakangiting tinanguan niya. Magpalabas ka kay salud ng merienda, Lucy. Iyong sapin-sapin at biko. Tiyak na sabik na si Rina sa ganitong mga pagkain. Naku, sinabi niyo pa, Mama Lucila. Doon na lamang ka madalhin sa poolside, Lucy, ha? Pahabol pa nito bago muling bumaling sa kanya. Halika na, iha. Mas mahangin doon sa labas. Kaya tiyak kong mas masarap ang ating magiging kwentuhan. Sumunod siya nang tumayo si Lucila at magkapanabay nilang tinawid ang sala palabas sa nakabukas na sliding glass door. Alam niyang maghahatid sa kanya ng mga alaala ang swimming pool doon. Ngunit mapapahindian ba niya ang mama nito? Isa pa ay ano ang dapat na ikatakot niya? Wala roon si Lucas, kaya may laya siyang magbalik tanaw sa kahapon. Pero tila yata nagkamali siya ng palagay. Lucas, iho, tingnan mo kung sino ang ating bisita. Narinig niyang wika ni Lucila nang nasa harap na sila ng swimming pool. Tigalgala na patitig siya kay Lucas na ng mga sandaling iyon ay tumigil sa paglangoy. Oh my God, Lucas. Napabulong niya sa sarili. Halika, iha. Maupo tayo roon. Anang tinig ni Lucila na nagpabalik kay Rina sa kasalukuyan. Nanghihiyang nabawi siya ng tingin nang makita nagdilim ang anyo ni Lucas pagkakita sa kanya. Hindi niya namalayang sa pagbabalik tanaw niya ay napatidig siya sa katawan ng binata. Iginiya siya ni Lucila paupo sa garden set na hindi kalayuan sa gilid ng oval-shaped swimming pool. Sinubukan niyang ibalik ang atensyon dito. Ngunit ang isipan niya ay okupado na ng kanyang dating kasintahan. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya itong umahon at sa nakasampay na tuwalya, sa sandalan ng isa sa apat na upuan doon ay hindi malayong lumapit ito sa kanilang kinaroroonan. Parang sinasadya na makalapit na nga ito ay bigla nang managpaalam sa kanya si Lucila. Maiwan mo na kita sandali, iha, anito. Natagalan si Salud. Palagay ko hindi makita ang sapin-sapin at biko sa aking panaglagyan. Binalingan naman ito si Lucas na anime modelong rumarampa sa suot ng itim na swimming trunks. Iho, ikaw na muna ang bahala kay Rina. Bakit hindi niyo kumustahin ang isa't isa? Wika ni Lucila. Otomatiko naman siya nag-angat ng paningin pagkarinig sa sinabi nito. At hindi niya may pagkakamali ang galit na nabakas niya sa mga mata ni Lucas. Gayun din, ang disgustong kaakibat niyon habang sinusuyod nito ng tingin ang kanyang kabuuan. Sa kanilang muling pag-aharap ni Lucas at ni Rina, manadili pa rin kaya ang galit ng binata sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!